Hindi namin masyado binibigyan halaga at importansya kasi kilala namin mabuti isa't isa. Kung mapansin nyo, yung unang listahan, saka sa pinakamahabang panahon, 6 na buwan yata, wala siya. At siya yung pinaka-agresibong, isa sa pinaka-agresibong senador. Nung nakita niya yung pangalan niya, hinamo niya rin kaagad na harap-harapan. At hinamo niya rin lahat ng ahensya na ilabas lahat ng transaksyon niya. At sumulat siya sa COA na ilabas sa publiko lahat ng mga libro ng opisina niya. Okay. Ngunit ang interesting doon, nagsabi rin si Napoles na pagkatapos niya ilabas yung bago niyang mga listahan, nagsabi rin siya na lahat ng mga nabanggit ko, pwede bang wag na mag-take part sa hearing? So nakita na namin ngayon, ayaw niyang magsalita si Senator Cayetano sa hearing. Dahil panahon pa, noong simulat sa pulpa, si Senator Alan is known to be aggressive towards corruption. At palagay ko, Senator Alan din, isang taong kahit sino ang tamaan, para sa kanya, kung may pagkakamali, kailangan hong parusahan. At siguro, yun ang kinatatakot ng ibang tao. Dahil sa mga panibagong ebidensyang lumalabas, baka marami pang involved. Pero sabi ko nga kanina, simple lang yung solusyon. Hawak ng DBM yung records kung sino ang naglabas ng pera kay Napoles. Hindi na kailangan yung listahan yan. Pwedeng makita saan galing yung pera, anong ahensya dumaan, at kanina napunta. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.